imposible po ang sinasabi ninyo. Mabait si Cecil. Sobrang hinhin. At hindi makabasag pinggan. Ano naman to? Ilang beses na natin itong pinag-usapan, di ba? Bakit ba hindi mo kami maintindihan? Wala na akong ibang matatakbuhan pa. Ikaw lang ang pwede kong pagkatiwalaan sa anak ko. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Hindi raw natin pwedeng ibase ang tunay na karakter ng isang tao sa personalidad na pinapakita nila. Kailangang maging maingat tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin at pinapapasok natin sa ating buhay. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Kwentong Takip Silim. Ito po si Jupiter at handa nang ikwento sa inyo ang hindi pangkaraniwang karanasan na pinadala ng ating sender. Ang kwentong ito ay tungkol sa tiwala, pagkakaibigan at mga resulta ng maling desisyon. Sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong pinamagatang Mahinhin na Teacher. Welcome to the neighborhood. Maayos na ang pakiramdam ko. By the way, ito ang asawa ko, si Mark. Hi, Mark! Nice to meet you. Lagi kang nakukwento sa akin ang asawa mo. Sana naman magaganda ang naririnig mo tungkol sa akin. Nice to meet you, Diana. At ito naman ang anak kong si Kelsey. Magkaedad lang sila ng anak mong si Sophie. 5 years old din siya. Talaga? Wow! Sure akong magkakasundo sila. Finally, may playmate na rin ang anak ko. Sabi ko naman sa'yo eh, good decision ang paglipat mo dito sa subdivision namin. Bukod sa magkatabi lang ang bahay natin, magiging close pa ang mga anak natin. Tama ka! Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang po akong Diana, 35 years old at isang high school public teacher. Ang kwentong isishare ko po sa inyo ay nangyari 7 years ago. Nagsimula po ang lahat nung lumipat kami ng aking pamilya sa isang exclusive subdivision sa May Marikina. Matagal po namin itong pinag-ipunan ng aking asawa na isang seaman. Masaya po ako dahil magkatabi ang bahay namin ng co-teacher at close friend ko na si Cecil. Pareho kaming guro at magkatabi pa ang table namin sa faculty room. Magkaiba ang personality namin dahil kung maingay ako at palabiro, kabaliktaran naman si Cecil na sobrang hinhin, inosente at hindi makabasag pinggan. Pero totoo pala ang sabi nila na may mga taong nasa loob ang kulo. Hindi ko po inasahan na ang madilim na sekreto pala ng kaibigan ko ang sisira sa pamilya namin. Ang dami-dami naman itong dinala mong pagkain. Nakakahiya naman sa'yo, nag-abala ka pa. Ayos lang. Pambawi ko na rin yan sa'yo kasi hindi ako naka-attend sa house blessing nyo kahapon. Ang sakit kasi talaga ng ulo ko noon. Ano ka ba? Okay lang yun, no? Naiintindihan ko. Sino ba namang hindi sasakit ang ulo kung lagi mong kaharap ang mga pasaway mong estudyante? Sinabi mo pa. Tingnan mo ang mga anak natin. Ilang minuto pa lang silang naglalaro pero akala mo ilang taon na silang magkakilala. Oo nga eh, nakakatuwang tingnan.
Tsaka yung mga asawa natin, enjoy pa sa panonood ng basketball game. Para na tayong isang pamilya. Ang saya, no? Sana palaging ganito. Siyempre naman. Magkapitbahay na tayo eh. Pwede nating gawing weekend habit ang pagbabanding. Good idea yan. Sir Jupiter, sobrang saya ko po nung panahong yun. Pakiramdam ko po kasi ay yun na ang magandang simula para sa amin ang pamilya ko. Marami kasi kaming pinagdaanan ng asawa ko bago namin narating ang estado na yun sa buhay namin. Hindi man marangya, pero maginhawa. Uy, tara na. Magsisimula na ang flag ceremony. Teka lang, magre-retouch muna ako. Grabe yung traffic kanina. Hulas na ako bago pa man dumating dito sa school. Ikaw talaga, daig mo pang sasali sa Miss Universe? Tama na yan, maganda ka na. Asus, binobola mo pa ako. Kunin mo tong lipstick. Maglagay ka niyan. Ang putla-putla ng lips mo, oh. Baka mapagkamalan kang multo ng mga estudyante mo. Grabe ka naman. Kumusta na yung first week niyo sa bago niyong bahay? Nag-a-adjust pa, pero so far so good naman. Magaan ang pakiramdam ko sa bahay, maaliwalas, at saka safe din yung subdivision natin. Sabi ko naman sa'yo eh, magugustuhan mo ang lugar natin. O sige na, mag-lipstick ka na. Tsaka yung concealer mo, parang hindi pantay. Teka, ayusin natin. Huwag na. Pasa ba to? Ha? Huh? Pasa nga! Na paano to? Hinding-hindi ko po makakalimutan ang unang beses na may nakita akong pasa sa mukha ni Cecil. Sinubukan niya itong takpan ng concealer pero dahil sobrang lapit ko sa kanya ay napansin ko ito. Nadulas kasi ako sa banyo kagabi pero wala lang to. Huwag mo nang alalahanin. Magsabi ka ng totoo sa akin. Sinaktan ka ba ng asawa mo? Pinagbubuhatan ka ba niya ng kamay? Of course not. Napakabait na asawa ni Mark. Hinding-hindi niya ako kayang saktan. Sigurado ka, ha? Cecil, you can trust me. Pwede mong sabihin sa akin ang kahit na anong bagay. Sure ako. Please, huwag ka nang mag-alala sa akin. Okay lang talaga ako. Sir Jupiter, base pa lang po sa tono at ekspresyon ni Cecil, alam ko na agad na hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi ko na lang po siya pinilit dahil ayoko namang magalit siya sa akin. Pero pinangako ko sa sarili ko na uobserbahan ko siya. Medyo nag-aalala nga ako kanina nung nakita ko nag-aaway sila eh. Hindi ko lang narinig kung anong pinag-aaway nila kasi nasa loob sila ng bahay. Sinaktan ba siya ni Mark? Eh, hindi naman. Pero base sa nakita ko, halatang nagsisigawan sila. Which is unusual. Kasi alam naman natin kung gano'ng kainin sa Cecil, di ba? Kung ano man yung pinag-aaway nila, for sure, malaking bagay yun. Nag-aalala ko para sa kaibigan ko, Han. Di ba nakwento ko sa'yo na nakita kong may pasa siya? Malakas talaga ang kutob ko na sinasaktan siya ni Mark eh. Ayaw lang niyang sabihin sa akin. Pero paano ko naman siya tutulungan kung ayaw niyang magsalita? Away mag-asawa yan, Han. Hindi tayo pwedeng basta nalang makialam. Alam kong may point naman po ang asawa ko, pero bilang isang kaibigan, hindi kaya ng konsensya ko na manahimik na lang habang nahihirapan si Cecil. Ipinagdasal ko na lang na sana'y mag-open up na siya sa akin kung ano ang tunay na pinagdaraanan niya. O, dahan-dahan lang ha. Baka madapa kayo. Ang lilikot talaga ng mga batang to. Parang mga nakawala sa hawla. Sinabi mo pa. Nasa playground po kami noon at binabantayan ng mga anak naming naglalaro. Nagkwentuhan na rin kami tungkol sa new policies ng school. Pero napansin ko po na sinasadya niyang hindi humarap sa akin. Para bang umiiwas siya, hanggang sa nakita ko ang sugat sa gilid ng kanyang labi. Na paano yan? Ano kasi eh? At huwag mong sasabihin sa akin na aksidente ka na naman.
kasi hindi na talaga ako maniniwala. Wala lang to, Diana. Huwag mo na lang pansinin. Anong huwag pansinin? Una, nakita kitang may pasa sa mukha. Ngayon naman may sugat ka sa labi. Umamin ka nga sa akin. Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Hindi nga. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Huwag kang matakot na sabihin sa akin ang totoo. Kaibigan mo ko. Tutulungan kita. Pangako. Hindi ko na maintindihan. Mahal niyo naman ako eh. Pero... Pero ano? Palaging extreme ang emotions niya. Pag good mood siya, sobrang bait at sweet niya sa akin. Pero kapag galit naman siya, minsan napapasobra ang init ng ulo niya. Hindi naman siguro niya namamalayan o sinasadya. Pero napagbubuhatan niya ako ng kamay. Sinasabi ko na nga ba eh? Hindi masamang tao ang asawa ko. Nahihirapan lang siguro siyang i-manage ang emotions niya. Huwag mo nang i-justify ang pagkakamali ng asawa mo. Walang kahit anong valid excuse para saktan ka niya. Hindi naman niya sinasadya. Iwan mo na siya. Huwag mo nang patagalin pa ang pang-aabuso niya sa'yo. Tutulungan kita. May kilala ako sa women's desk. Sasamahan kita. Hindi. Pero Cecil! Huwag ka na lang makialam, pwede ba? Madali para sa iyong sabihin ng mga bagay na yan kasi wala ka naman sa sitwasyon ko. Pero wala namang perfect family eh. Kaya alam kong pagsubok lang tong pinagdadaanan namin ngayon. Malalagpasan din namin to. Naririnig mo ba ang sarili mo? Cecil, sinasaktan ka ng asawa mo. Just mind your own business. Kelsey anak, halika na. Umuwi na tayo. Cecil, please, makinig ka sa akin. Kelsey, ano ba? Sinabing uuwi na tayo eh. Mula po nung huli naming pag-uusap sa playground ay halos hindi na ako kinakausap ni Cecil. Ilang beses ko po siyang sinubukang kausapin pero laging tipid lang ang sagot niya. Napapansin na rin ng co-teachers namin ang pagiging tahimik nito. Ako ang tinatanong nila kung ano ang nangyayari kay Cecil. Ang sabi ko na lang ay hayaan na lang muna namin ito at baka may pinagdadaanan lang. Guard? Bakit parang nagmamadaling umuwi si Cecil? Hindi ba siya attend ng Holy Mass? Ang sabi ng guard, nagmamadali raw umalis si Cecil. Masama raw ang pakiramdam kaya hindi na makaka-attend sa Holy Mass. Nagtaka na rin po ang guard kasi tuwing may misa sa first Friday of the month, bigla na lang daw nagkakasakit si Cecil. Naalala ko nga rin po na sa mga nakaraang Holy Mass sa school ay iba-iba ang rason ni Cecil para hindi maka-attend. Muli ko rin naalala yung hindi niya pag-attend sa house blessing namin. Ayoko sanang bigyan ng kahulugan pero napaisip po ako, Sir Jupiter. Pero baka hindi lang talaga sa religious kaya ganun. Hindi ko naman siya pwedeng husgahan, base lang sa paniniwala niya. Okay, sige, babasahan na kita ng bedtime story. Pero promise mo sa akin, matutulog ka na pagkatapos, ha? Yes, Mommy, promise po. Okay. Once upon a time, in a faraway land, there lived a girl. Han, nasa baba si Cecil. Ha? Huh? Anong ginagawa niya dito? Eh, gusto ko raw niya makausap eh. Umiiyak nga, kasama si Kelsey. Ano? Oo, sige, samahan mo muna dito si Sophie. Bababain ko lang si Cecil. Nagmamadali po akong bumaba sa sala dahil sa labis na pag-aalala. Naabutan ko pong nakaupo doon si Cecil. Luhaan, magulo ang buhok at kandong ang anak niyang si Kelsey. Kaagad po siyang tumayo nang makita akong pababa sa hagdan. Oh, Cecil! Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Diana, Diana, tulungan mo ako. Siyempre naman! Ano bang maitutulong ko sa'yo? Iiwan ko muna si Kelsey dito sa inyo, ah. Ha?
pupunta? Hahanapin ko lang ang asawa ko. Ano? Nawawala si Mark? Nag-away kasi kami kanina. Tinanong ko lang naman siya kung bakit napapadalas ang overtime niya. Naghalit siya kasi pinagdududahan ko raw siya. Eh nagtanong lang naman ako. Lumaki nang lumaki ang away namin. Hanggang sa... Sinaktan ka na naman ba niya? Hindi na yan mahalaga. Basta... Mahalaga yan, Cecil. Hindi mo pwedeng hayaang magpatuloy ang pananakit niya sa'yo. Hindi mo deserve ang pang-aabuso niya. Tinampal niya ako. Tapos ay bigla na lang siyang umalis. Hinabol ko siya at tinanong ko kung saan siya pupunta. Pero hindi siya sumagot. Dire-diretso lang siyang umalis. Tapos gusto mo siyang sundan? Na hindi mo alam kung saan nagpunta yun? Kailangan kong malaman kung may kabit ba siya. Kaya gusto ko siyang hanapin. Cecil, ano ba? Tama na! Irespeto mo naman kahit konti ang sarili mo! Hindi ko kailangan ng panghuhusga mo. Kailangan ko ang tulong mo ngayon. Please, Diana. Wala na akong ibang matatakbuhan pa. Ikaw lang ang pwede kong pagkatiwalaan sa anak ko. Sa'yo ko lang siya pwedeng iwan dahil alam kong hindi mo siya pababayaan. Pero... Kailangan kong makita mismo ang panloloko ng asawa ko. Pag nangyari yun, ako na mismo ang makikipaghiwalay sa kanya. Pangako. Nakita ko ang pagsusumamo sa mukha ng kaibigan ko. Ramdam ko ang kanyang desperasyon, kaya kahit hindi ako sang-ayon sa plano niya, sa huli ay pinagbigyan ko po siya. Alam ko rin naman kasi na wala akong magagawa upang pigilan siya. Tsaka hindi ko rin matitiis si Kelsey na itinuturing ko na rin na parang anak. Salamat, Diana. Maaasahan ka talaga. Pasensya ka na kung nagtampo ako sa iyo. Magulong-magulo lang talaga ang isip ko ngayon. Sana maayos mo na ang lahat sa buhay mo. Alam mo kung ano ang tama. Kaya sana, piliin mo ang tamang desisyon. Oo, pangako ko yan sa'yo. Kelsey, anak, dito ka muna kay Tita Diana mo, ha? She'll take good care of you. May kailangan lang asikasuhin si Mommy. Promise, babalik agad ako. Be a good girl, okay? Tuwang-tuwa po si Sophie nang malamang sa amin matutulog si Kelsey. Magkatabi silang natulog sa kwarto. Bago naman ako natulog ay tinignan ko muna silang dalawa. Naabutan ko po silang magkayakap at nagsisiksikan kahit malaki naman ang kama. Napangiti na lang ako at in-off na ang ilaw. Pero bago ko pa maisara ang pinto ay napahinto ako nang may bigla akong napansin. May nakita po akong malaking siluwet na nakatayo sa may bintana. Para bang nakatingin ito sa harap ng dalawang bata. Takot na takot po ako sa aking nakita, kaya kaagad kong pinaandar ulit ang ilaw. Pero nung nagliwanag ulit ang paligid ay wala naman akong nakitang kahit anong kakaiba sa loob ng kwarto. Naisip ko na baka namalikmata lang ako. Pero nag-set ako ng alarm sa phone ko para ma-check ulit ang mga bata pagkalipas ng ilang oras. Tulog na ba yung mga bata? Oo, Han. Mahimbing na ang tulog nila. O sige, magpahinga na rin tayo. It's been a long day. Ay, sinabi mo pa. Kumusta na kaya si Cecil ngayon? Sana okay lang siya. At sana ma-realize niya na dapat niya nang iwan yung gagong asawa niya. Dahil sa pagod ay mabilis akong nakatulog ng gabing yun. Pero around 2 a.m. ay pareho kami nagising ng asawa ko nang makarinig ng mahihinang katok. Sino yun? Baka ang mga bata. Teka, titignan ko lang. Kelsey? Oh, what's wrong? Why are you crying? Sinamahan ko po siya pabalik sa kwarto. Iyak pa rin siya ng iyak dahil napanaginipan raw niya na patay na ang kanyang daddy.
at parabang kumbinsido siyang totoo ang kanyang napanaginipan. Mabuti na lang at nagawa ko siyang patahanin at patulugin. Nang makatulog na ulit si Kelsey, sinubukan kong tawagan si Cecil. Kinakabahan pa rin po kasi ako sa kalagayan niya. Oh, hindi pa rin ba sumasagot? Hindi pa rin eh. Kanina ko pa siya sinusubukang tawagan. Nagre-ring naman pero hindi sumasagot eh. Eh baka nag-uusap pa sila ni Mark. Hayaan mo na lang muna siguro, Han. Bukas na lang ulit. Kinabukasan, hindi ko pa rin makontak si Cecil. Unattended na po talaga at hindi ko na maiwasang lalo pang kabahan. Sakto naman po na may planned beach outing kami noon kasama ang pamilya ng asawa ko. Hindi naman po namin ito pwedeng i-cancel dahil nakakahiya sa pamilya niya. Kaya sinama na po namin si Kelsey sa beach para may makapagbantay sa kanya. Kelsey, bakit nandito ka lang? Ayaw mo bang mag-swimming? Sumama ka kina Sophie para mag-enjoy ka naman. Pero hindi po niya ako sinagot. Tulala po siya mula nang gumising siya. Nag-aalala na po ako para sa bata kaya naisip kong tawagan ulit si Cecil. Oh, hindi mo pa rin makontak? Hindi pa rin eh. Ano na kaya nangyayari dun? Napaka-unusual na hindi siya sumasagot ng tawag. Lalo na iniwan niya sa atin yung anak niya. Nag-aalala na talaga ako, Han. I-report pa kaya natin siya sa pulisya? Pag hindi pa rin siya sumagot mamaya, i-report na natin. Sir Jupiter, kausap ko po noon ang mga biyanan ko nang mapansin kong nagkakagulo sa cottage. Kaagad kong tiningnan kung ano ang nangyayari at nakita kong karga-karga ng asawa ko si Kelsey. Umiiyak po ang bata at nahihirapang huminga. Diyos ko! Han! Anong nangyayari kay Kelsey? Nahihirapang huminga. Inaatake yata ng asthma. Ano? Hindi na sabi sa akin ni Cecil na may asthma si Kelsey. Kailangan na natin siyang dali sa pinakamalapit na ospital. Sa kabila po ng pagmamadali namin, hindi pa rin kami nagtagumpay na iligtas si Kelsey. Huli na po ang lahat nung dumating kami sa ospital. Wala na po siyang buhay. Nanginig po ang buong katawan ko nang sabihin sa amin ng doktor na wala na si Kelsey. Babagsak na sana ako sa sahig kundi lang ako naalalayan ng asawa ko. Hindi! Hindi pwede to! Paano to nangyari? Bakit hindi man lang sinabi ni Cecil sa atin na may asthma si Kelsey? Paano ko sasabihin sa kanya na wala na ang anak niya? Gulong-gulo ang isip ko nung oras na yon, Sir Jupiter. Tiyak akong guguho ang mundo ng kaibigan ko oras na malaman niyang wala na ang kanyang anak. At pakiramdam ko ay responsable ako sa nangyari dahil nasa poder namin si Kelsey nung inatake siya. Pagka-uwi po namin sa bahay ay naabutan namin si Cecil sa sala. Kanina pa raw itong naghihintay sa amin, sabi ng yaya. Maputlang-maputla po si Cecil, magulo ang buhok at parang walang pahinga. Cecil, ilang beses kitang sinubukang tawagan, pero hindi kita makontak. Ano bang nangyari sa'yo? Si Kelsey, nasa nang anak ko? May masama kaming balita, Cecil. Ano yun? Si Kelsey, inatake siya ng asthma. Ano? Diyos ko. Kumusta ang lagay ng anak ko? Nasaan siya? Nasa ospital ba? Bakit niyo iniwanan? Sinubukan namin siyang iligtas. Kinawa namin ang lahat. Pero huli na kami. Anong ibig mong sabihin? Wala na si Kelsey. Hindi. Hindi, hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi yan totoo!
I'm sorry, Cecil. Wala na ang anak mo. Hindi! Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi pa patay ang anak ko! Sinamahan ko po si Cecil sa bahay nila at ako na rin po mismo ang nag-asikaso sa lamay ni Kelsey. Tulala po kasi ang kaibigan ko at halos hindi namin siya makausap. Dumating ang mga co-teachers namin pero hindi sila kinausap ni Cecil. Humingi na lang ako ng pasensya at pangunawa. Marami ang nagtanong kung nasa na si Mark pero hindi ko naman alam ang sagot dahil walang sinabi si Cecil sa akin. Cecil, mag-dinner ka muna. May hinanda akong pagkain para sa'yo. Wala akong gana. Pero kanina ka pa hindi kumakain. Kailangan magkalaman ng kahit konti ang tiyan mo. Baka magkasakit ka niyan. Mas mabuti pang magkasakit ako at mamatay. Wala na rin naman ang anak ko. Wala nang kwenta ang buhay ko. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Totoo ang sinasabi ko. Cecil, I'm sorry. Maniwala ka. Ginawa talaga namin ang lahat para iligtas si Kelsey. Hindi namin ginusto ang lahat ng to. Mahal ko ang anak mo at para ko na rin siyang anak. Hindi po siya sumagot. Nanatili lang po siyang nakatingin sa kabaong. May walang luha na pumapatak sa kanyang mga mata. Parang napagod na rin siya sa pag-iyak. Sir Jupiter, kahit hindi niya sabihin sa akin ang diretso, ramdam ko po na ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ni Kelsey. Ahan, kumusta na si Cecil? Ayaw pa rin kumain. Nag-aalala na ako baka magkasakit siya. Sige, susubukan ko rin siyang kausapin mamaya. Han, hindi kaya galit siya sa akin? Pinag-usapan na natin to, di ba? Wala tayong kasalanan sa nangyari. We did our best para iligtas si Kelsey. Hindi naman natin siya pinabayaan eh. Kaya please, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ko lang kasi maiwasang sisihin ang sarili ko eh. Feeling ko, hindi ko siya naalagaan o nabantayan ng maayos. Huwag mong isipin yan. Hindi ka naging pabaya, okay? Anyway, pinuntahan kita dito para sabihing hinahanap ka ng anak natin. Sinubukan ko siyang patulugin, ayaw niya eh. Ayaw rin daw niya kay Yaya. Ikaw daw yung gusto niya. Ganun ba? O sige, pupuntahan ko. Ikaw na muna dito ha? Oo, huwag kang mag-alala. Dahil magkatabi lang naman ang mga bahay namin ay mabilis po akong nakauwi sa amin. Ang sabi ng Yaya, kalmado na raw ang anak ko at naglalaro na lang sa kwarto nito. Kaya kaagad kong pinuntahan ang anak ko. Pero nagulat po ako sa aking nadatnan. Nakita ko siyang nakaupo sa harap ng dollhouse at hawak ang paborito niyang manika. Pero tila may kausap siya kahit mag-isa lang naman siya. Really? I'm pretty like my doll? Thank you. Ikaw rin. You're also pretty. Para kang princess. Sophie, anak? Hi, Mommy! You're here! Sinong kausap mo? My playmate po. Sinong playmate mo? Tsaka nasaan siya? Wala naman akong nakikitang kasama mo dito, ah. Can't you see her po? She's my best friend. My favorite playmate. Sino? Kelsey. Anak. Look, oh, she's smiling at you. Mommy, she told me we're best friends daw po. Forever and ever. Let's go. Doon ka muna sa kwarto namin matutulog. Mommy. Halika na. Bilisan mo. Patuloy ko pong dinamayan si Cecil lalo't walang ibang makakatulong sa kanya. Nagtaka rin po ako dahil wala siyang mga kamag-anak na dumating.
Tinanong ko siya tungkol dito pero hindi niya naman ako sinagot. Kaya ako na po ang nag-asikaso ng lahat sa lamay at pati na rin sa darating na libing. Mahigpit ko namang ibinilin sa yaya namin na samahan si Sophie sa kwarto. Hindi ko na lang muna sinabi sa kanya at sa asawa ko ang nakita ko nung nagdaang gabi. Hindi kasi ako sigurado kung totoo yun o namalikmata lang ako. At ayokong mag-cause ng takot sa kanila. Sige na, anak. Magmano ka sa Tita Cecil mo. Tita Cecil! Sophie. Nakiusap siya sa akin na pumunta dito sa lamay. Gusto raw niyang makita si Kelsey. Sophie. Wala na si Kelsey. Wala na ang best friend mo. Bigla pong umiyak ng sobrang lakas si Cecil at niyakap ng mahigpit ang anak ko. Parang nadurog ang puso ko sa aking nakita, Sir Jupiter. Gumanti naman ang yakap sa kanya si Sophie at hinagod pa ang kanyang likod. Do you miss her po? Miss na miss ko na ang anak ko. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Sabi po ni Kelsey, don't be sad na daw po. Because she's also sad whenever you're sad. Kaya stop crying na po, Tita Cecil. Anong sinabi mo? We still play po. And she's often sad. Kasi you're not okay daw. Naglalaro kayo? Opo. Every day. She comes to my room para mag-play kami. Sabi niya, miss na po niya kayo. Ang anak ko. Sophie, ano pa? Cecil, pasensya ka na dito sa anak ko ha. Alam mo naman ang mga bata, masyadong wild ang imagination. Huwag mo na lang pansinin. But mom, I'm telling the truth. Mabigat na ang pinagdadaanan ng tita mo. Huwag ka nang dumagdag. Please tell her. Miss na miss ko na rin siya. At mahal na mahal ko siya. Anak, halika. Punta na tayo kay Kelsey. Dahil sa pangyayaring yun, hindi ko na muling dinala ang anak ko sa lamay. Ilang beses siyang nakiusap sa akin na gusto raw niyang sumama ulit sa akin pero hindi na ako pumayag. Pagkalipas ng 3 araw ay inilibing na po namin si Kelsey sa isang private cemetery. Hindi po umiyak si Cecil na natili lang siyang tulala pero kita ko sa kanyang mga mata ang sakit at pangungulila. Cecil, halika na. Umuwi na tayo. Umaambo na kasi eh. Gusto ko pang manatili dito. Hindi ko iiwan ang anak ko. Babalik tayo dito bukas. Sige na. Hindi matutuwa si Kelsey kung makikita kanyang ganito. Mabuti na lang po at nakumbinsi naman siyang umuwi. Hinatid po namin siya sa bahay niya at siniguradong tulog na siya bago kami umuwi sa amin. Okay lang kaya siya dito? Wala siyang ibang kasama sa bahay eh. I'm sure she'll be fine. Mukha bang magiging maayos ang kaibigan ko? Nakita mo naman ang estado niya. Halos mabaliw na sa pagluluksa. Hindi ko rin naman siya masisi eh. Kung ako ang nasa kalagayan niya, baka wala na ako sa katinuan. Han, ginawa na natin ang lahat para sa kanya. Tayo na ngayon nag-asikaso ng lamay at libing ni Kelsey. Tinadamahin rin natin siya. But we can only do so much for her. Naisip ko kasi na baka pwedeng dito na muna ako magstay sa kanila para lang mabantayan at masamahan ko siya. Naiintindihan ko na gusto mong gawin ang lahat para tulungan ang kaibigan mo, Han. And I admire you for that. Pero may personal kang buhay na dapat alagaan. May pamilya ka. Narealize kong tama ang sinabi ng asawa ko. Baka sa kagustuhan kong matulungan si Cecil ay makalimutan ko na ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Pero lagi ko pa rin chinecheck ang kalagayan ni Cecil. Hindi ko kasi maalis sa sarili ko ang mag-alala sa kanya. Pero isang araw, hindi na po niya ako pinagbubuksan ng pinto.
Ilang beses akong nag-doorbell pero hindi siya lumalabas. Alam ko rin namang nasa bahay lang siya dahil kita kong maliwanag sa bahay nila. Ano na kayang nangyayari sa kanya? Sinubukan ko siyang tawagan at i-text pero hindi naman siya nagre-respond. Siguro mas mabuti kung bibigyan muna natin siya ng space. Pero... Nagluluksa yung tao. At iba-iba tayo ng paraan ng pagluluksa. Baka mas gusto niyang mapag-isa para mas makapag-focus sa healing niya. Sana nga tama ka. Ang inaalala ko kasi, baka sa sobrang kalungkutan, may magawa siyang hindi maganda sa sarili niya. Di naman siguro. Hindi natin alam ang tumatakbo sa isip niya. Kaya nga nag-aalala ko na baka tuluyan na siyang magpalamon sa kalungkutan. Pero kabaliktaran po ang nangyari, Sir Jupiter. 1 week later ay pumasok na ulit si Cecil sa school at nagulat kami nang mapansin ang kakaibang aura niya. Nakangiti siya at lahat kami ay kinumusta pa niya. Ibang-iba siya sa Cecil na nakita kong nagluluksa. Masaya po ako na makita siyang masaya. Pero hindi ko rin maiwasang magtaka kung bakit parang ganun siya kadaling nakarecover. Ano ka ba? Hindi porket mukha akong masaya ngayon, okay na rin ako. Siyempre, hindi naman ganun kadali ang makarecover. Namatayan ako ng anak at hanggang ngayon, hindi ko pa ito natatanggap. Naiintindihan ko naman. Hindi madali ang pinagdadaanan mo. Pero narealize ko na hindi pwedeng magpalunod ako sa depression. Kailangan ko tong labanan. Lalo pa ngayon na mag-isa na lang ako sa buhay. Wala na ang anak ko. Wala na rin ang asawa ko. Nasaan na nga ba si Mark? Sumuko na ako, Diana. Ayoko nang hanapin ang asawa ko. Mahirap kasing hanapin ang taong ayaw namang magpahanap. Tsaka, malakas rin ang kutob ko na sumama na siya sa babae niya. Walang hiya talaga ang lalaking yun. Alam kaya niyang nangyari sa anak niyo? Ewan ko. Siguro ay wala na rin siyang pakialam. Pero ayoko na siyang isipin. Tuluyan ko na siyang binubura sa buhay ko. Ang gusto ko lang ngayon ay mag-focus sa healing ko. Gusto kong maging masaya ulit dahil alam kong ito ang gusto ng anak ko para sa akin. Masaya akong marinig yan. Oo nga pala. 6th birthday na ni Sophie this weekend. May konting handaan kami sa bahay. Sana makapunta ka. Tinatanong pa ba yan? Of course I'll be there. Para ko na ring anak si Sophie, kaya hindi pwedeng absent ako sa birthday niya. Salamat. Since wala na si Kelsey, ang anak mong si Sophie ang nagpapagaan ng kalooban ko. Bakit naman? Siyempre, siya ang paboritong kalaro ng anak ko. Mag-best friend pa sila. Kaya pag nakikita ko siya, naaalala ko si Kelsey. Para ko na ring kasama ang anak ko. Sir Jupiter, hindi ko po ma-explain kung bakit iba ang pakiramdam ko nung sinabi yon ni Cecil. Wala naman siguro siyang ibang ibig sabihin pero hindi ko napigilan ang sarili kong kabahan. Siguro mother's instinct lang at hindi nga po ako nagkamali. Dahil dun na nagsimula ang mas maraming kababalaghan sa pamilya namin. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Sophie! Happy birthday to you! Happy birthday, anak! Make a wish na, and then blow your candle! Yay! Happy birthday, anak! Anong wish mo? My wish is for me and Kelsey to be friends forever! Natigilan po kaming lahat sa sinabi ng anak ko. Nagkatinginan na lang kami ng asawa ko at parehong hindi alam kung paano magre-react. Sa nakalipas na mga araw kasi ay ilang beses nang sinabi ng anak namin na naglalaro raw sila ni Kelsey. Nag-aalala na ako kasi naisip ko na baka hindi na lang tumasta imagination ng anak namin. Napalingon po ako kay Cecil at nakita kong naluha siya habang nakangiti.
That's so sweet of you, Sophie. I'm sure matutuwa si Kelsey sa wish mo. Tita, where is she po ba? Nag-promise po siya sa akin na pupunta siya sa birthday ko. But she's not here. Huwag kang mag-alala. Tutuparin niya ang promise niya. Darating siya. Nak, di ba napag-usapan na natin to? Your best friend is in a much better place now. Masaya na siya ngayon kapiling ni Lord. But... Let's open your gifts na! I'm sure excited ka nang makita ang laman nitong mga gifts mo. Yes, Mommy! Sige po! Excited na ako! Unahin mo yung gift ko para sa'yo, ah. Tiyak akong magugustuhan mo yun. Pumunta po kami sa sala kasama na rin ang ilang bisita namin. Lahat kami ay nakatuon ng atensyon kay Sophie habang binubuksan niya ang regalo ni Cecil para sa kanya. Wow! Really? Tita? Sa akin na po to? Basta, promise me. Aalagaan mong mabuti yan, ha? Opo, tita. From now on, I'm gonna call her Kelsey. Sophie, anak? Kelsey? Magandang idea yan. Para kahit wala na ang anak ko, parang kasama mo pa rin siya. Cecil, pwede ba kitang makausap? Sandali lang. Tungkol saan? Sa labas tayo. Nauna akong lumabas ng bahay at sumunod naman siya sa akin. Naghanap ako ng lugar kung saan sigurado akong walang makakarinig sa amin. Anong sasabihin mo? Kinakabahan naman ako sa'yo. Look, na-appreciate ko ang kabutihan mo sa anak ko. Thank you rin sa gift mo sa kanya. Kasi alam kong may sentimental value yun sa'yo. Oo. Kaya nga iniregalo ko yun kay Sophie. Kasi gusto ko na isang mahalagang bagay ang ibibigay ko sa kanya. Something na magpapasaya talaga sa kanya. Na-appreciate ko naman ang intention mo. Pero sana wag mong masamain tong sasabihin ko, ha? Hindi kami comfortable ng asawa ko sa ginawa mo. Masyado pang bata si Sophie. And she's under the impression na pwede pa rin niyang makalaro si Kelsey kahit wala na to. Kaya sa tingin ko, hindi makakatulong na binigay mo sa kanya ang laruan ng namayapa mong anak. I'm sorry, Diana. Believe me, wala talaga akong masamang intensyon. I know. Kaya nga sinasabi ko to sa'yo ngayon pa lang. Para hindi na to maulit. Alam kong naiintindihan mo naman ako, di ba? Of course. Isa kang ina and you want nothing but the best for your child. At bilang parang pangalawang ina ni Sophie, wala rin akong ibang gusto kundi ang ikabubuti para sa kanya. Mula po nung birthday ni Sophie ay lagi nang bumibisita sa amin si Cecil. At madalas ay nakikipag-usap at nakikipaglaro lang siya sa anak namin. Minsan nga pagkarating namin sa bahay, nandun na si Cecil sa kwarto ng anak namin. Habang tumatagal ay mas nagiging close na sila ni Sophie. At hindi ko maiwasang kabahan sa nangyayari. I want Tita Cecil! I want to play with her! Anak, gabi na! Kailangan mo ng matulog. Tsaka kailangan na rin magpahinga ng Tita Cecil mo. May work pa kami bukas. Doon na lang ko ako sa house nila matutulog. I want to sleep beside her. Please, Mommy. Please. Sophie, ano ba? Huwag matigas ang ulo. Matulog ka na. Pag hindi ka nakinig sa amin, hindi ko na papupuntahin dito si Tita Cecil mo. Han. Bad ka, Daddy! Bad ka! Sophie, huwag mong pagtaasan ang boses ang daddy mo. Hindi yan ang tinuro namin sa'yo. You don't love me anymore. I hate you. Dito na po kami nagsimulang maalarma ng asawa ko. Hindi namin alam kung ano ang mga sinasabi o ginagawa ni Cecil sa anak namin para magkaganon si Sophie. Naisip naming ilayo na siya sa anak namin pero hindi naman namin alam kung paano ito gagawin nang hindi na o-offend si Cecil.
Nagluluksa pa siya sa pagkamatay ng anak niya at ayaw naming makadagdag sa sakit na nararamdaman niya. Han, pwede ba? Kausapin mo yung kaibigan mo, ha? Hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari sa anak natin. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Hindi ko naman inasahan na magkakaganito, eh. Ano to? Sinisisi niya ba tayo sa pagkamatay ng anak niya? Kaya si Sophie yung ginagawa niyang pamalik kay Kelsey? Anong tingin niya sa bata? Isang laruan? Kakausapin ko siya, Han. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Kausapin mo na siya sa lalong madaling panahon. Dahil pag ako napuno, baka kung ano pa masabi ko sa kanya. Isang hapon po, kakauwi lang naming mag-asawa galing sa grocery. Sinalubong na kami ng yaya sa may gate pa lang. Humahangos po ito at umiiyak. Oh, yaya! Anong problema? Si Sophie po, nawawala. Ano? Iniwan ko lang po siya sandali sa may sala para gumawa ng snacks. Naglalaro lang po siya doon, pero pagbalik ko, wala na po siya. Diyos ko! Han! Hanapin natin si Sophie! Baka nakalabas ng bahay yun! Siguro naman nandito lang siya sa loob ng subdivision! Halika na sa kotse, bilisan natin! Yaya, dito ka lang sa bahay, ha? Just in case na bumalik si Sophie. Kaagad po naming hinanap si Sophie. Inikot namin ang buong subdivision sa paghanap sa kanya. Malapit na pong magdilim noon, kaya medyo nahirapan rin kaming tumingin sa paligid. Hanggang sa nakita po namin ang anak namin na mag-isang tumatakbo sa playground. Walang ibang tao doon, kundi siya lang. Pero tumatawa siya na parabang may kalaro siyang pumahabol sa kanya. Si Sophie! Han! Ihinto mo ang kotse! Bilisan mo! Sophie! Anak! Lalapitan ko sana agad ang anak ko pero napahinto ako sa sunod na nangyari. Nakita ko pong sumakay siya sa siso pero ang nakakapagtaka para bang may nakaupo sa kabilang side. Dahil bumabalanse po ang siso at umaandar na para bang dalawang bata ang nandoon. Paano? Paano ito nangyayari? Hindi ko alam. Kunin na natin si Sophie. Baka wala pa mangyari sa kanya. Pero bago pa namin siya makuha ay bigla namang lumakas ang paggalaw ng siso. Tuwang-tuwa si Sophie habang sumisigaw at tumatawa ng malakas. Mommy! Daddy! I'm flying! Woo! Diyos ko! Sophie! Anak! Hindi nagtagal ay nahulog na nga ang anak namin dahil sa sobrang lakas ng galaw ng siso. Napasigaw ako at kagad na dinaluhan si Sophie. Mabuti na lang at buhangin ang binagsakan niya, kaya hindi siya nasaktan. Pero iyak pa rin siya ng iyak dahil sa takot sa nangyari. Mommy! Daddy! Anak, may masakit ba? Halika dito. Sophie, paano ka ba nakalabas ng bahay? Tsaka ba't ka pumunta dito? Tita Cecil! Sophie! Anong nangyari sa'yo? Cecil, paano mo na lamang nandito kami? Galing ako sa inyo at sinabi ng yaya niyo na nawawala raw si Sophie. Itong playground kaagad ang naisip kong posible niyang puntahan. Teka, ano bang nangyari sa kanya? I fell po. Nasaktan ka ba? May masakit ba? Baka kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Paano ba niya nagawang lusutan yung yaya niya? Pagsabihan niyo nga yun. Baka kailangan niyo nang kumuha ng bagong katulong, yung kayang gampanan ng maayos ang trabaho niya. Kakausapin namin si yaya. Sigurado kung hindi niya naman sinasadya ang nangyari. Hindi nga sinasadya, pero kung paano itong si Sophie, anong magagawa niya? Ipagkakatiwala niyo ba ang anak niyo sa isang irresponsableng yaya? Anong klaseng magulang kayo? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Baka nakakalimutan mo kami pa rin ang magulang ni Sophie. Han, please! Sir Jupiter, kinabahan na po ako noon dahil alam kong ubos na ang pasensya ng asawa ko para kay Cecil.
pero binigilan ko siyang magsalita dahil ayokong magkagulo. Cecil, kagaya ng sinabi ko, kakausapin namin si Yaya at sisiguraduhin namin hindi na ulit ito mangyayari. Salamat sa concern mo para sa anak namin. Sorry, hindi ko sinasadyang ma-offend kayo. Nag-alala lang talaga ako para kay Sophie. Siguro dala na rin to ng mga trauma ko sa nangyari sa anak ko. I'm really sorry. Isang gabi bago matulog ay pinuntahan ko muna si Sophie sa kanyang kwarto. Gaya ng lagi kong ginagawa. Tulog na po siya nang puntahan ko kaya isasara ko na sana ang pinto. Pero natigilan ako nang biglang... Dumako ang atensyon ko sa manyikang nasa tabi ng anak ko. Ito ang dating manyika ni Kelsey na iniregalo ni Cecil kay Sophie. Mula nang nakuha ni Sophie ang manyika ay ayaw na nitong ihiwalay iyon hanggang sa pagtulog. Simpleng laruan lang naman po ito kung tutuusin. Naka-ponytail ang manyika at may suot na kulay pulang dress. Cute pa nga itong tingnan pero hinding-hindi ko makakalimutan ang nakita ko nung gabing yun. Nakita kong kusang kumilos ang ulo ng manyika at umikot-ikot. Dahil sa takot ay mabilis kong dinampot ang manyika, binuksan ang bintana at itinapon ito sa labas. Pagkatapos nung ay muli kong sinara ang bintana habang hinahabol pa rin ang hininga ko. Nanginginig ako sa takot nung oras na yon, Sir Jupiter. Alam ko kasing hindi lang ako basta na malikmata. Sigurado ako sa nakita ko. Pero nagulat po ako dahil nang muli akong lumingon sa kama ng anak ko, nandun ulit ang manyika. Hindi na ito gumagalaw pero nakatingin ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa takot. Mas lalo lang akong naging sigurado na may kakaiba talaga sa manyikang yun. Mabilis ko na naman itong dinampot dahil ayokong makalapit ito sa anak ko. Lumabas ako ng kwarto, dala ang manyika at pumunta sa likod bahay. Lubayan mo ang pamilya ko! Hindi mo masasaktan ang anak ko! Ma'am, sinunog niyo po ang manyika ni Sophie? Demonyong manikang to! Napansin niyo rin pala, ma'am. Bakit? May nalalaman ka ba? Matagal na po akong may napapansin kakaiba. Hindi ko lang po sinasabi sa inyo dahil ayokong matakot kayo. Pero yung manika pong yan, nakita kong gumagalaw. Tsaka bigla na lang nag-iiba ng pwesto. Minsan nahuli kong kinakausap ito ni Sophie. At narinig ko rin po minsan si Ma'am Cecil na sinasabihan si Sophie na ang manyika raw na yan ay si Kelsey. Ginagamit daw ng kaluluwa ni Kelsey ang manyika para makasama pa rin sila kahit wala na ito. Diyos ko! Kaya tama lang po na sinunog nyo ito. Pero sana lang po ay sapat na itong ginawa nyo. Hindi ko po kayo tinatakot, ma'am. Pero malakas po kasi ang loob ko na hindi basta-bastang susuko ang pwersa ng dilim. Tatlong araw pong hindi pumasok sa eskwelahan si Cecil. Nagtaka ang mga co-teachers namin kung ano ang nangyayari sa kanya. Napaka-unusual po kasi sa kanya na umabsent nang hindi nagpapaalam. Ako po ang tinatanong nila pero wala rin akong maisagot dahil hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ilang beses ko siyang pinuntahan sa bahay nila pero wala namang tao. Hindi ko rin siya makontak. Mommy, bakit hindi na po pumupunta dito si Tita Cecil? Ayaw niya na po ba akong makita? No, hindi totoo yan anak. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Bakit hindi ko na po siya nakikita? Miss ko na po siya eh. Ang tagal na namin hindi naglalaro. May mga importanteng bagay lang na inaasikaso ang Tita Cecil mo. Wala po ba siya sa house nila? It's always dark po kasi sa kanila. Oo anak. May pinuntahan lang siya. Pero I'm sure na babalik din siya soon. Kailan po?
Hindi ko alam eh. Pero sasabihin ko agad sa'yo pag bumalik na siya, okay? Please don't tell Daddy na namimiss ko si Tita Cecil. Magagalit na naman po kasi siya sa akin. Anak. Bakit ayaw po ni Daddy kay Tita Cecil? Nag-away po ba sila? Masyado ka pang bata para maintindihan ang sitwasyon. Huwag mo na lang munang problemahin ang ganyang bagay, okay? Sa ngayon, matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Sinabi ko kay Gilbert ang tungkol sa tanong ni Sophie at pareho kaming nag-agree na kailangan naming i-explain sa anak namin ang sitwasyon. Pero kailangan naming humanap ng paraan kung paano namin ito sasabihin sa kanya na maiintindihan niya. Sir Jupiter, nang gabing yun, nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. At hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala ko ito. Nasa lamay raw kami ulit ni Kelsey. Nakatayo kaming pareho ni Cecil sa harap ng kabaong ng kanyang anak. Yakap-yakap ko siya habang umiiyak siya ng sobrang lakas. Pero nagulat po ako nang makitang hindi na si Kelsey ang nasa loob ng kabaong, kundi si... Sophie! Masakit ba, Diana? Masakit ba na makita ang anak mong nakahiga sa kabaong? Anong nangyari? Paano? Paano siya napunta dito? Hindi pa patay ang anak ko! Buhay pa siya! Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng isang inang nawala ng anak. Hindi! Hindi! Anong ginawa mo? Pinagkatiwalaan kita. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo ang anak ko! Hindi ko sinasadya! Wala akong kasalanan! Bakit ka may dalang kutsilyo? Papatayin kita. Para magsama na kayong mag-ina sa hukay. Cecil, please! Huwag mong gawin to! Hindi ka masamang tao! Hindi mo ako kilala! At hindi mo pa alam ang kayang gawin ng isang inang nangungulila sa kanyang anak! Magbabayad ka sa ginawa mo, Diana! Mamatay ka na! Bago pa man niya ako masaksak ay nagising na ako sa masamang panaginip na yon. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi mawala sa isip ko ang imahe ng aking anak na nasa loob ng kabaong, kaya hanggang sa paggising ko ay umiiyak pa rin ako. Eh, tama na. Panaginip lang yun. Para kasing totoo eh. Natatakot ako, Han. Paano kung sign yun na baka may masamang mangyari kay Sophie? Hindi ko kakayanin pag nangyari yun. Tana, imposible magkatotoo yung napanaginipan mo. Dami mo kasing iniisip kaya ka nagkakaroon ng masamang panaginip eh. Pero I'm sure na walang ibig sabihin yun. Sir Jupiter, isang nakakagulat na balita po ang bumungad sa akin kinabukasan nang dumating ako sa eskwelahan. May 2 pulis po ang naghihintay sa akin sa faculty office at sinabi nilang natagpuan raw ang bangkay ni Mark sa isang abandonadong lote. Nabubulok na raw po ito at nangangamoy na. Pero ayon sa pulisya, napakarami raw po nitong sugat sa katawan. Putol ang mga daliri at pati na ang ari nito. Napakabrutal raw ng pagkakapatay dito at may prime suspect na sila. Ano? Si Cecil ang prime suspect nyo? Chief, imposible po ang sinasabi ninyo. Hindi kayang pumatay ng tao ng kaibigan ko. Kahit itanong nyo pa sa mga co-teachers namin, mabait si Cecil. Sobrang hinhin at hindi makabasag pinggan. Ma'am, alam naman po natin na may ibang tao na nasa loob ang kulo. Hindi natin pwedeng husgahan siya base lang dyan sa sinasabi nyo. Sinasaktan siya ni Mark. Biktima siya ng domestic abuse. At kahit ilang beses ko na siyang pinagsabihan na iwan ang asawa niya, hindi pa rin niya ginawa. Pinagtanggol at pinatawad niya si Mark. Kaya bakit niya ito papatayin? May nakapag-identify na witness sa kanya. Pasensya na. Malakas ang ebidensya namin laban kay Cecil. At ngayong hindi namin siya mahanap,
Mas lalong nagiging halata na may kasalanan nga siya. At ngayong alam niyang bistado na siya, pinagtataguan na niya ang batas. Diyos ko! Paano nangyari to? Hinihingi po namin ang cooperation niyo, ma'am. Kayo po ang best friend niya. Kaya malamang sa inyo siya unang kokontak. Wala na kasi kaming mahanap na kamag-anak niya eh. Kaya kung alam niyo kung nasan siya, sabihin niyo po sa amin. Hindi ko po alam kung nasan siya. Araw-araw ko siyang pinupuntahan sa bahay nila, walang tao. Hindi ko rin siya makontak. Pero wag po kayo mag-alala. Gagawin ko ang tama. Oras na malaman ko kung nasan siya, ipagbibigay alam ko agad sa inyo. Kinilabutan po ako nang ma-realize kong nagpapasok kami ng isang kriminal sa bahay namin. Kinaibigan ko pa at hinayaan kong mapalapit sa anak namin. Hanggang sa nakaalis ang mga pulis ay tulala pa rin ako. Hindi ako makapaniwala na kayang pumatay ng tao ni Cecil. Malayong malayo kasi ito sa karakter niya. Pero kung may na-realize ako sa mga nakalipas na araw, yun ay ang hindi ko pa lubusang nakikilala ang kaibigan ko. Marami siyang tinatagong madilim na sekreto at maaaring isa na dito ay ang kakayahan niyang manakit o pumatay. Yaya, huwag mong kakalimutan ang sinabi ko ha. Hindi ka na pwedeng magpapasok ng kahit na sino dito sa bahay. Kailangang nandito kami kung tatanggap tayo ng bisita. At si Cecil, kahit anong mangyari, huwag mo siyang hahayaang makapasok dito. Opo, ma'am. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Sophie. Hinding-hindi na pwedeng makalapit si Cecil sa kanya. Nasabihan ko na ang security at pati na rin ang president ng Homeowners Association. Alam na pala talaga nila na pinaghahanap si Cecil ng pulisya. Kaya binabantayan din talaga ng security in case na pumunta dito si Cecil. I can't believe na umabot tayo sa puntong to. Sino mag-aakala na ang kaibigan kong isang mahinhin na teacher ay kaya palang pumatay ng tao? Bakit ni hindi ko man lang napansin na may kakaiba sa kanya? Masyado ba akong mabilis magtiwala? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kahit ako, ang akala ko din mabuting tao si Cecil. Sa sobrang hinhin niya, hindi mo akalaing she's capable of murder. Bakit ba 'to nagawa ni Cecil? Oo, alam kong hindi mabuting tao ang asawa niya. Matagal rin siyang nagtiis sa pang-aabuso nito. Pero hindi naman siguro kailangan umabot sa point na papatayin niya na 'to. Ano nangyayari dito? Napanaginipan raw po ni Sophie si Ma'am Cecil. Kaya nung nagising siya, hinahanap niya ito. Ayaw pong tumigil sa pag-iyak, ma'am. O sige, kami na dito. Sophie, ano naman to? Ilang beses na natin ito pinag-usapan, di ba? Bakit ba hindi mo kami maintindihan? Han, huwag mo nang pagalitan. Lalo lang siyang iiyak. I want to see Tita Cecil! I want to play with her! I miss Tita Cecil! Sophie, anak, di ba sabi ko sa'yo umalis siya? May kailangan kasi siyang puntahan. May ginagawa siyang importanteng bagay. Kaya wag na muna natin siyang istorbohin, okay? No! Mommy! You're a liar! Anak! You don't want me to see her again! Sophie, sumusobra ka na ha? Huwag mo kaming pagtataasan ng boses! You don't love me anymore! I hate you! Alalang-alala na po kami sa kalagayan ng anak namin. Nahihirapan na kaming kontrolin siya dahil araw-araw niyang hinahanap si Cecil. Minsan ay nagagawa na namin siyang edistract, pero naaalala pa rin talaga niya ito. Mas lalo pang naging mahirap ang sitwasyon ng kinailangan ng sumampa ulit sa barko ni Gilbert para magtrabaho. Dumoble ang pag-aalala at takot ko. Pero hindi naman pwedeng hindi magtrabaho ang asawa ko. Marami pa kaming mga bayarin at mga planong kailangang tuparin. Kaya itinanim ko sa isip ko na kailangan kong maging matapang. Yaya, siguraduhin mong nakalak lahat ng pinto at bintana, okay? Sa kwarto ako ni Sophie matutulog ngayon. Tatabihan ko siya.
Sa unang gabi po na wala ang asawa ko ay nagdesisyon akong sa kwarto ng anak namin matulog. Gusto kong masiguro na safe siya. Mabilis naman po kaming nakatulog pareho pero nagising po ako ng around 2 a.m. dahil naiihi ako. Saglit lang akong pumunta sa banyo pero habang naglalakad pabalik sa kwarto ni Sophie ay napatingin ako sa bintana namin. Kita mula doon ang bahay ni na Cecil. Bakit maliwanag sa bahay nila? Umuwi na ba si Cecil? Dumako ang tingin ko sa mismong bintana ng kwarto ni Cecil at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang kanyang silhouette. Diyos ko! Nagbalik na nga si Cecil! Hindi ko po napigilan ang sarili kong makaramdam ng takot, kaya kaagad po akong bumaba at dinouble check ang lahat ng pinto at bintana namin. Sinigurado kong nakalak ang lahat na yun. Tatawagan ko na rin sana ang mga pulis pero naisip kong puntahan muna ang yaya namin para siya muna ang magbantay kay Sophie. Yaya! Kumising ka muna, please! At ayaw sumagot! Yaya! Bubuksan ko ang pinto, ha? Nagulantang po ako sa bumungad sa akin pagkabukas ko ng pinto. Nakabulagta po si Yaya sa sahig, dilat ang mga mata, bukas ang bibig, kasing kulay ng papel at nagsilabasa na ang ugat sa katawan. Nanlamig po ako at napaatras sa takot. Yaya, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bagaman nanginginig sa takot na naig pa rin ang presence of mind ko, na-realize ko na kaming dalawa na lang ng anak ko sa bahay at nasa kabilang bakod lang si Cecil. Kailangan ko na talagang tawagan ang mga pulis. Habang dinadial ko ang number nila ay tumakbo ako pabalik sa kwarto ng anak ko at muli na naman akong nagulantang sa naabutan ko. Mommy! Tita Cecil is back! Sophie! Lumayo ka sa kanya! See? I told you ayaw ng mami mo na mapalapit ka sa akin. Cecil, binabalaan kita! Layuan mo ang anak ko! Bakit? Wala naman akong ginagawang masama ah. Nakakandong po sa kanya si Sophie at nakaharap sila sa salamin habang sinusuklayan niya ang anak ko. Huwag mong idamay ang anak ko sa kademonyohan mo! Napakasama naman ang tingin mo sa akin. Magkaibigan tayo, di ba? Paano mo ako nagagawang tawaging demonyo? Isang malaking pagkakamali na kinaibigan kita! Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo! Hindi ba ako dapat ang nagsabi ng mga yan? Kasi ako ang nawala ng anak dahil nagtiwala ako sa maling tao. Bakit ka may dalang kutsilyo? Cecil, bitawan mo yan! Huwag magsasaktan ang anak ko! Sa gabing to, matatapos na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Pasensya ka na, Diana, ha? Kailangan ko lang talagang maningil. Hindi kasi nagpapautang ang demonyo. Nagmamakaawa ako sa'yo! Huwag mong sasaktan ang anak ko, please! Hindi mo na siya anak! Akin na siya! Please! Maawa ka, Cecil! Please! Pag wala na siya, pwede ko nang gamitin ang katawan niya upang makabalik sa akin si Kelsey. Anong ibig mong sabihin? Tamang-tama. Kabilugan ng buwan ngayon. Pwedeng-pwede kong isagawa ang ritual. Hindi kita maintindihan! Mami, I'm scared. Tumahimik ka! Bad ka, Tita Cecil! Bad ka! I thought you loved me! Siyempre naman mahal kita. Dahil ikaw ang tutulong sa akin upang makabalik si Kelsey sa mundong ito. Anong gagawin mo? Hindi ka ba nagtaka kung bakit bigla akong nawala? Dahil pinagtataguan mo ang mga pulis. Alam na namin na pinatay mo si Mark.
Sa tingin mo, yan talaga ang rason? Maliit na bagay lang ang ginawa ko sa walang kwenta kong asawa kung ikukumpara sa plano kong gawin ngayon. Bakit mo siya pinatay? Matagal ko nang pinagtitiisan ang pananakit niya sa akin. At kahit kailan, hindi ko naramdamang tunay niya akong minahal. Tapos nalaman ko pa na may babae siya. Ang kapal na mukha niyang pagtaksilan ako. Kaya upang makaganti, pinatay ko siya at ang kabit niya. Ano? Oo. Hindi lang si Mark ang pinatay ko, kundi pati ang babae niya. Huwag kang mag-alala. Ilang araw mula ngayon ay malalaman na rin ito ng mga pulis. Pero hindi na yan mahalaga. Wala naman akong pakialam sa kanila. Kung hindi mo pinagtataguan ng mga pulis, bakit bigla kang nawala? Dahil muli kong tinawag ang demonyo. Anong sinabi mo? Huwag kang masyadong magulat dahil hindi naman ito ang unang pagkakataon na humingi ako ng tulong sa demonyo. Dito na nga po'y kinuwento ni Cecil sa akin ang kanyang madilim na sikreto. Mula pala pagkabata ay hindi na siya nakaramdam ng pagmamahal sa kahit na sino. Basta na lang daw siyang iniwan ng kanyang ina sa labas ng simbahan. Nung 6 years old naman siya, ay inampun siya ng isang mayamang mag-asawa. Pero masyado naman daw busy ang mga ito sa negosyo at kahit kailan ay hindi pinaramdam sa kanya na mahal siya ng mga ito. Inampun lang daw talaga siya for the sake na magkaroon sila ng anak. Kaya nung nakilala niya si Mark at pinaramdam nito sa kanyang special siya, pinangako niya sa sarili niyang gagawin niya ang lahat upang protektahan ang kanilang pagsasama. Kumuho ang mundo ko nung sinabi ng doktor na imposible raw na mabuntis ako. Takot na takot ako noon. Paano kung hindi ito matanggap ng asawa ko? Paano kung iwan niya ako? Hindi pwede. Siya lang ang tanging lalaking nagparamdam sa akin kung paano magmahal at mahalin. Kaya ginawa ko ang lahat para isalba ang pagsasama namin. Lahat. Kahit na makipagkasundo pa ako sa demonyo. May inirekomenda raw na albularyo ang kakilala niya. Kaya raw nitong tulungan siyang magbuntis sa pamamagitan lang ng hilot. Kahit hindi naman daw talaga siya naniniwala sa mga ganung bagay, sinubukan pa rin niya dahil desperada na siya. Taga Bulacan raw ang nasabing albularyo at nakatira sa isang maliit na kubo. Ang akala niya ay marami siyang makikitang mga tao na nakapila. Dahil ayon sa kaibigan niya, magaling daw talaga ito. Pero wala siyang ibang taong nakita nang dumating siya sa kubo nito. Yun pala, iilan lang ang nakakakilala dito. At ang sunod na mga sinabi ng matanda ang nagpagulat at bumago sa kanyang buhay. Gusto ko lang namang magpahilot sa matandang yun eh. Kasi sabi ng kakilala ko, mabubuntis daw ako pag hinilot ako ng albularyo. Malay ko bang isa pala siyang satanista? Ano ka mo? Satanista? Oo. Tama ang narinig mo. Satanista ang matandang albularyong pinuntahan ko. At may kakayahan siyang tumawag ng demonyo gamit ang isang itim na orasyon. Kung ganun! Tama ang iniisip mo. Hiningi ko ang tulong niya para mabuntis. Pero alam mong mali yun! Bakit mo pa rin tinuloy? Wala kang karapatang husgahan ako dahil hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko. Wala na akong ibang choice nung panahong yun. Kapit sa patalim na rin ako. Kesa naman iwan ako ng asawa ko dahil wala akong kakayahang magbuntis. Ipinaintindi raw ng albularyo sa kanya ang consequences ng kanilang gagawin. Sa oras na humingi siya ng tulong sa demonyo, habang buhay na raw siyang nakatali sa kadiliman. Natakot raw si Cecil pero mas nanaig pa rin ang kagustuhan niyang mabuntis. Sinugatan siya sa daliri at ipinatak ang kanyang dugo sa isang itim na libro. Pagkatapos noon ay nagsagawa ng ritual ang matanda at may binasang mga kataga sa wikang Latin. Pagkaraan ng ilang minuto ay pinahiga siya.
Pinahiran ito ng langis ang kanyang tiyan at sinimulang hilutan, habang patuloy pa rin sa pagbigkas ng orasyon. Bago ko nilisan ang kubo, sinabi na ng matanda na wala raw akong kailangang problemahin. At tama nga siya. Dahil hindi nagtagal, nabuntis nga ako. Tuwang-tuwa kami mag-asawa nun dahil sa wakas natupad ng pangarap namin. Pero hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Hindi na rin naman niya kailangang malaman na nakipagkasundo ako sa demonyo. Ang importante, nakuha na namin ang gusto namin, hindi ba? Nakipagkasundo ka sa demonyo alang-alang sa asawa mo, pero sa huli pinatay mo rin siya! Narealize ko na ang tanga-tanga ko pala. Hinayaan ko siyang saktan ako ng maraming beses. Ang akala ko, pag nagkaanak kami, mas mamahalin niya ako. Pero mali pala ako. Nagtaksil siya. Ilang beses ko na siyang nahuli at ilang beses ko na rin siyang pinatawad. Pero napagod na rin siguro ako. Kaya sumuko na ako. Lalo na nung nawala sa akin si Kelsey. Isipin mo, lumapit ako sa demonyo para magkaroon ng anak. Pero mawawala rin pala sa akin ang anak ko. Parang pinaglalaruan ako ng mundo. Hindi ko maintindihan kung bakit ang lupit ng mundo sa akin. Kaya pag tinitingnan ko ang pamilya nyo, naiinggit ako. Bakit ang saya-saya nyo? Bakit parang perpekto ang buhay nyo? Hindi totoo yan. Walang perpektong buhay. Marami rin kaming mga pinagdaanan at pinagdadaanan pa. Pero kasama nyo ang isa't isa. Eh ako, mag-isa na lang ako sa mundo. Wala na ang mga umumpon sa akin. Wala na akong kamag-anak. Tapos wala na rin ang anak ko. Nang dahil sa'yo. Cecil, hindi ko ginusto ang nangyari. Maniwala ka. Ginawa ko ang lahat para iligtas si Kelsey. Lahat? Ginawa mong lahat? Pero kulang pa rin. Kasi hindi ka nagtagumpay. Namatay pa rin ang anak ko. Wala na si Kelsey. Patay na siya. Pinabayaan mo siya. Pinagkatiwalaan kita. Pero anong ginawa mo? Hindi mo inalagaan ang anak ko. Hinayaan mo siyang mamatay. Walang tigil sa pag-iyak si Cecil at parang wala na siya sa kanyang sarili. Kaya kinuha ko ang pagkakataon ngayon upang atakihin siya habang wala pa siya sa kanyang sarili. Sir Jupiter, sinugod ko si Cecil at buong tapang na inagawang dala niyang kutsilyo. Sa kasamaang palad napansin po niya ang ginawa ko kaya mabilis po siyang nakapalag sa akin. Nag-agawan kami sa kutsilyo at talaga namang nahirapan ako dahil sa kakaibang lakas niya. Sa kabila nun, hindi pa rin ako nagpatalo. Mami! Anak! Takbo! Bilis! Hindi mo pwedeng pigilan ang plano ko. Pinatay mo na nga ang anak ko. Tapos ngayon gusto mo pang pigilan ang pagbabalik niya? Isa ka ring ina katulad ko. At alam mong gagawin ng isang ana lahat upang protektahan ang kanyang anak. At bilang isang ina, alam mo rin gagawin ko ang lahat upang maibalik sa akin ang anak ko. Masakit mang tanggapin ang katotohanan, pero kailangan mo pa rin tanggapin na wala na si Kelsey. Patay na siya! Kaya please, hayaan mo na siyang matahimik! Madali para sa iyong sabihin yan, kasi hindi mo alam ang nararamdaman ko! Habang nakikipag-agawa ng kutsilyo ay nakita ko po na biglang lumitaw ang isang malaking anino sa likod ni Cecil. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Jupiter, lalo pa nung nakita kong niyakap ng anino si Cecil. Muntik ko nang mabitiwan ang kutsilyo sa takot. Mabuti na lang at natauhan ako. Napansin ko naman na nasa likuran ko na si Sophie at nakayakap sa binti ko. Kahit papaano ay nakahinga ako dahil nailayo ko na ang anak ko kay Cecil. Ang demonyo! Narito siya! Gusto niyang gawin ko na ang ritual! Hindi! Hindi pwede! Kung kinakailangan rin kitang patayin, gagawin ko! Papatayin kita para makuha ko ang anak mo! Magkakamatayan muna tayo bago mo magalaw ang anak ko!
Sa loob-loob ko ay nagdasal po ako ng taimtim. Humingi ako ng tulong sa Diyos upang malabanan ko si Cecil at ang puwersa ng demonyo. Habang tahimik akong nagdarasal, naramdaman ko po na tila mas nagkakaroon ako ng lakas. Nakakaya ko ng tapatan ang lakas ni Cecil at hindi nagtagal ay parang nanghihina na siya. Hayop ka, Diana! Walang hiya ka talaga! Hinding-hindi kita hahayaang magtagumpay! Kung nandyan ang demonyo para tulungan ka, narito naman ang Diyos para bigyan ako ng lakas! Hindi! Hindi mo ako matatalo! Pasensya ka na, aking kaibigan! Pero mas malakas ang Diyos ko kaysa sa sinasamba mong demonyo! Hindi! Hindi mo, pare! Tito Cecil! Anak, halika dito! Huwag kang lalapit sa kanya! Tuluyan ko pong nasaksak sa tiyan si Cecil. Nakita ko ang pagsirit ng maraming dugo. Unti-unti siyang nanghina at kasabay ng pagbagsak niya sa sahigay ang paglaho naman ng malaking anino sa kanyang likuran. Nanginig po ang buong katawan ko dahil hindi ko naman po inaasahang makakasaksak ako ng tao. Pero kinailangan ko po itong gawin para depensahan ang sarili ko, lalong-lalo na ang aking anak. Sa kabila ng panginginig ng katawan ko ay nagawa ko pa rin kunin ang cellphone ko. Naputol pala ang tawag ko sa pulis dahil sa mga nangyari. Kaya mabilis ko po silang tinawagan ulit. Mabuti na lang at mabilis na dumating ang pulisya at may kasama ring ambulansya. Salamat po sa pag-report mo, Ma'am Diana. Malaking tulong po ito. You're welcome po, Chief. Sa tingin niyo, makakasurvive ba si Cecil? Hindi ko sinasadya ang nangyari. Gusto ko lang namang ipagtanggol ang buhay namin ng anak ko. Pero hindi ko gustong mamatay siya. Mabilis naman pong nakaresponde ang mga medical personnel natin. Kaya sa tingin ko, makakaligtas naman siya. Pero kailangan niyang panagutan ang kanyang mga kasalanan. Sir Jupiter, nakahinga po ako ng maluwag nung nalaman kong buhay si Cecil. Yun naman kasi talaga ang pinagdarasal ko. Umaasa kasi ako na pwede pa siyang magbagong buhay. Hindi po siya nakulong dahil napatunayan sa korte na wala siya sa katinuan. Mula po kasi nung nagising siya sa ospital ay hindi na siya makausap ng maayos. Lagi siyang umiiyak at hinahanap ang kanyang anak. Minsan naman ay bigla na lang tatawa nang walang humpay. At ilang beses rin po nang sinabi ng galit raw sa kanya ang demonyo, sinisingil raw siya nito at gusto siyang patayin. Ito na ang huling beses na iiwan ko kayo ng anak natin. Hindi na ako magre-renew ng kontrata ko. Kahit papano, may naipon na rin naman tayo. Siguro pwede na tayo magtayo ng maliit na negosyo. Katulad ng plano natin. Pareho naman tayong masipag. Kaya alam kong mapapalago natin to. Basta ang gusto ko, nasa tabi niyo lang ako palagi. Yes, hon, please. Gusto namin yan ang anak natin. Kahit kasi nasa mental institution na si Cecil, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng takot. Grabe ang trauma na dinulot ng ginawa niya sa pamilya natin eh. Huwag mo na ulit siyang dalawin doon, okay? Alam kong kaibigan pa rin ang tuling mo sa kanya. At alam ko rin sa kabila ng lahat, nagmamalasakit ka pa rin sa kanya. Pero please, for your peace of mind, huwag mo na siyang puntahan. Kalimutan na natin siya. Yun nga po ang ginawa ko, Sir Jupiter. Kaya hanggang sa ngayon ay wala na akong balita kay Cecil. Ni hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. Pero kahit ganun, ipinagdarasal ko pa rin ang kapakanan niya. Mahirap kalimutan ang ginawa niya. Pero hanggang ngayon ay sinusubukan ko pa rin siyang patawarin. Sa kasalukuyan po ay nagtuturo pa rin ako at isa na rin ako ngayong master teacher. Ang asawa ko naman ang nagmamanage ng mga negosyo namin kagaya ng water refilling station, mini grocery at isang maliit na restaurant. Malaki na rin po ang anak naming si Sophie at halos hindi niya na maalala ang nangyari noon.
Naranasan mo na bang matenga ng ilang araw o buwan bilang isang tambay? Maaring personal choice mo yun, pero pwede rin namang sadyang doon ka lang dinala ng kapalaran. Ano't ano pa man ang dahilan ng pagiging tambay mo? Ano kaya ang pinakakakaibang karanasan mo sa buhay na yun? Katulad ka kaya sa senders natin ngayon na nakaranas ng kakilakilabot na mga pangyayari habang namumuhay bilang mga tambay. Halika na at makinig para malaman mo ang mga kwento ng mga dating tambay na sina Rodolfo at Aaron. Dito lang sa kwentong Takip Silim. Saksi. Kumusta po sa inyo, Sir Jupiter? Ako po si Rodolfo ng Lapu-Lapu City. Sumulat po ako para ibahagi ang isang di ko malilimutang karanasan noong ako'y naging tambay dito sa amin. Bandang 2001 po iyon at 22 anyos pa lang ako. Bigo na nga ako makahanap ng trabaho, ginulo pa ako ng isang kaluluwang di matahimik. Ipinilit niya sa akin ang isang responsibilidad na ayaw ko talagang tanggapin noong una. At saan ka na naman pupunta, Dolpo? Nay naman eh. Tapos na naman akong kumain at maghugas ng pinggan. Wala rin naman akong gagawin dito sa bahay. Labas po muna ako. Wala kang magawa kasi wala kang trabaho kang batugang ka, lalabas-labas. Tapos ano? Makikipag-inuman ka na naman doon? Eh, alam niyo namang nahihirapan lang talaga akong maghanap ng trabaho. Wala kasi akong natapos. Nahihirapan ka makahanap ng trabaho kasi batugang ka. Bakit yung anak ni Ason may trabaho kahit grade 4 lang ang natapos nun? Ikaw nakaabot ka naman ng second year pero ano? Nga! Sakit yun namang magsalita, Nay. May trabaho yun kasi wala yung pangarap sa buhay. Tignan nyo naman, construction worker lang. Ang gusto ko, makahanap ako ng trabaho yung sa opisina. Ayan, masyado kang mapili. Gusto mo na magandang trabaho pero di ka naman kwalipikado. Ay, naku. Yan ang problema sa inyo eh. Wala kayong bilib sa akin. Makaalis na nga. Eh sige, umalis ka. Umalis ka at huwag ka nagbabalik. Batugan! Kahit umuusok na naman ang ilong ni Nanay Carol, umalis pa rin po ako noong gabing yun, Sir Jupiter. Pinagsisihan ko nga yun kasi isang hindi kaaya-ayang pangyayari ang tumambad sa akin. Mga alas 10 pasado na po ng gabi. Sarado na ang tindahan na lagi kong tinatambayan. Pero doon pa rin ako umupo sa harap nito. May mahabang upuang kahoy kasi roon kung saan pwede akong humilata. Madilim kasi walang ilaw. Pero ayos lang kasi mahangin naman ang lugar. Bandang alas 11 ng huminto sa di kalayuan ng isang asul na motorsiklong may sakay na dalawang lalaki. Bumaba yung isa.
habang nanatili namang nakahawak sa manibela ang nagmamaneho. Noong una hindi ko sila mamukhaan kasi sa dilim sila huminto. Ngunit lumakad sa may poste ng ilaw yung bumaba at mukhang may tinatanaw sa malayo. Doon ko nakilalang kapitbahay pala namin ito na si Mang Jojo. Ilang minuto pa po dali-daling lumapit sa motor si Mang Jojo. Hindi ko na sila ulit maaninag ng maayos. Pagkatapos naglakad sa ilalim ng poste ng ilaw ang isa pa naming kapitbahay na si Mang Agosto. Dito na po nagkandaloko-loko ang sitwasyon, Sir Jupiter. Anong problema ni Mang Jojo? Parang aligagaya ata ah. Uy, si Mang Agosto. Teka, bumunot. Walang hiya. Hayop! Si Mang Agosto! Patay na ba yun? Anak ng... Anong gagawin ko? Hayop! Hayop talaga! Dahil sa pagkawindang ko, nagsumiksik ako sa gilid ng tindahan, Sir Jupiter. Duwag na akong duwag. Pero natatakot kasi akong balikan ni namang Jojo. May baril sila eh. Tsaka na ako palihim at maingat na lumabas nang magkumpulan na ang mga tao matapos ang mga putok ng baril. Marami ang nagulat at nagtaka kasi mabuting tao naman si Mang Agosto sa barangay namin. Madalas pang ang namimigay ng merienda sa mga batang palaboy. Pero ayokong isipin yun ng mga oras na yun. Kasi ayaw ko talagang madawit sa kaso. Magandang gabi, bata. Po? Ay, mamang polis, ako po? Oo, ikaw nga. Huwag ka matakot. May ilang tanong lang sana ako sa'yo. Po? Ano po yun? Ariosip naman, gusto ko nang umuwi. May nakapansin kasing lumabas ka mula sa gilid ng tindahan kanina. Sabi rin, madalas ka raw na tumatambay doon. Nakita mo ba yung nangyaring pagpatay kay Agosto? Ha? Ay, naku, hindi po. Umihi kasi ako dun sa gilid ng tindahan, tapos nagulat na lang ako nung nagkaputukan na, tapos may motorsiklong humarurot palayo. Ah, ganun ba? Sayang naman. Pero pwede bang makuha ang kumpletong pangalan at address mo? Baka sakali kasing may dagdag katanungan pa kami sa gagawing investigasyon. Sige po. Dali-dali po akong tumakbo pa uwi matapos kausapin ng pulis, Sir Jupiter. Ayoko kasi talagang madawit doon lalo pat gusto ko ngang magkaroon ng matinong trabaho. At pagkarating ko sa bahay. Ayan ang sinasabi ko, kakatambay at kakagala mo, mapapahamak at mapapahamak ka talaga dyan. Paano kung ikaw yung nabaril doon? E di, paglalamayan ka na sana ngayon. Eh, kung sa bagay, mas kikita ka pa kung ibuburol ka dahil sa abuloy eh. O ano? Nakita ko yung nangyari. Nakita ko yung pagbaril. Nay! Pinatay nila si Mang Agosto, Nay. Diyos ko po, Rodolfo. Ano ka mo? Kanina mo sinabi na kita mo? Wala pa po. Sa inyo pa lang. Nay, ayoko madamay, Nay. Anong gagawin ko? Mag-iisip tayo ng plano, ha? Sa ngayon, tama yan. Huminahon ka muna. Magpalamig ka muna, anak.
Hindi po ako nakatulog ng gabing yun. Sobrang nayanig kasi talaga ang pagkatao ko sa nakita ko eh. Opo. Marami akong palpak na desisyon sa buhay. Pero hindi naman ako masamang tao talaga. Hindi ako bayolente. At hindi ako sanay sa mga madudugong eksena. Kinabukasan po pumunta muna ako sa isang pinsan ko para sana maglibang. Nanood po kami ng iilang mga palabas. Yun nga lang hindi ko na malayan ang oras. At inabot na pala ako ng pasado alas 9 ng gabi. Masyado kaming nawili kakapanood. Kaya mag-aalas 10 na nang bumiyahay ako pauwi. At sa ayaw at sa hindi, kailangan kong dumaan doon sa may tambayan. Nakakainis naman, no? Hindi ko na tuloy matignan ang tambayan na tulad ng dati. Imbis ma-relax, nangingilawot ako rito. Ekta na lang uwi siguro. Teka, sino yun? Ano ka barong? Sir Jupiter, natigilan ako sa paglalakad nang may nakita akong lalaking nakasuot ng barong. Nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, malapit sa tindahan. Sinubukan kong kilalanin kung sino yun. Ngunit nanayo ang mga balahibo ko nang makilalang yun ay si Mang Agosto. Dahan-dahang lumilingon sa akin kaya't agad akong napatakbo palayo. Pakiramdam ko talaga noon luluwa na ang puso ko sa lakas ng kabog. Nadagdagan pa nang makita kong nakabuntot sa akin si Mang Agosto ng lingunin ko. Bagamat hindi naman siya mukhang galit, pero halata kong umiiyak ito. Hayop! Hayop yan! Anong kailangan mo sa akin? Ba't ko nagpakita sa akin? Anak nang, kung gusto ko idamay, nalintikan na! Nay! 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 Buksan niyo agad pinto, Nay! Mary Joseph naman, Rodolfo! Atakihin ako sa'yo! Mamaya na tayo mag-usap. Papasukan niyo muna ako! Ano ba kasi nangyari sa iyong bata ka, ha? Nay! Nay! Nay, si Mang Agosto, nagpakita sa akin. Nagpakita sa akin, Nay! Ano ka mo? Sigurado ka? Sir Jupiter, noong gabing yun din po ay kinumbinsi ako ni Nanay na magsalita na tungkol sa nasaksihan ko. Sa totoo lang po, ayoko talaga. Pero natatanaw ko kasi si Mang Agosto na nasa labas ng bahay namin. Nakatayo at umiiyak sa mismong tapat ng bintana ng kwarto ko. Kaya naman nakapagpasya na rin akong umamin at agad kaming pumunta sa bahay ng pamilya ni Mang Agosto. Naging magulo ang mga sumunod na buwan ng buhay ko. Masyadong masalimuot pala kung isasalang ka sa imbestigasyon at korte bilang saksi sa isang kaso ng pagpatay. Pero tiniis ko na lang kasi ayokong dumikit sa akin ang isang multo. Nakulong naman po si Namang Jojo at yung kasama niya. Hindi pa nga po sila nakakalay hanggang ngayon. Ako naman po kinuha bilang tauhan ng pamilya ni Mang Agosto. Doon ako nagtatrabaho sa isa nilang negosyo. Naging masaya naman ako kasi nakatulong ako
kahit pa nag-aalinlangan ako noong una. Hanggang dito na lang po at maraming salamat, Sir Jupiter. Bagong kapitbahay. Hello, Sir Jupiter. Ako po si Aaron, 19 years old at taga rito lang sa Valenzuela. Itong ikikwento ko po ay last year lang nangyari. Tungkol po ito sa bago naming kapitbahay noon na may di sinasadyang maisama sa kanilang paglipat. At ang matindi, pati ako ay kamuntikan ng mapahamak. Sir Jupiter, pinatigil po ako ng mga magulang ko sa pag-aaral. May 2 taon na ang nagdaraan. Barkadista kasi ako at hindi nag-aaral ng maayos. Sabi ni Papa, sayang lang daw ang pagpapaaral sa akin kung ganoon lang din ang mga ginagawa ko. Tama naman po sila eh. At di ko rin naman sila masisisi sa desisyon nila. Yun nga lang ang nasabing pasyang naging dahilan kung bakit ako naging tambay. Isang araw po habang nakatambay ako sa harap ng bilyaran, may napansin akong isang van na huminto sa tapat. Bumaba ang isang mag-anak tapos ay nagsimulang magpasok ng mga gamit sa loob ng bahay. May tatay, nanay, tapos 2 dalaga. Kakatitig ko, napansin ko na lang na kumakaway sa akin yung tatay sa pamilyang yun. Lumapit naman po ako. Oh, kami nakabili ng bahay na to. Ako nga pala si Manny. Nice meeting you po, sir. Ako naman ho si Aaron. Pero may maitutulong po ba ako? Oo, sana eh. Kailangan ko kasi ng tulong sa pagpapasok ng mga gamit. Ayos lang ba sa'yo? Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita ng konti. Ay, sure po, sir. Wala naman akong ginagawa ngayon eh. Tsaka mukhang mahihirapan kayong ipasok lahat to, lalo ng mga furniture. Kayo lang ho ang mga lalaki eh. Tapos, 3 babae na yung kasama nyo. Ha? 3 lang naman kami, Aaron. Ako, ang asawa kong si Annie. Tapos si Grace, ang anak namin. Takang-taka ako sa sinabi ni Sir Manny, Sir Jupiter. Siguradong-sigurado kasi akong 3 babae ang nakita kong bumaba sa van. Naisip kong baka multo ang nakita ko. Kasi alam kong dati na talaga akong may 3rd eye. Kaya naman bahagya na akong kinilabutan. Gayunpaman ay tumulong pa rin ako sa pagpasok ng mga gamit nila. May bayad eh. Pangkain at yosi ko na rin yun. Aaron, itong bayad ko sa'yo. Ayos na ba yan? Grabe. 200 talaga? Laki naman nito, sir. Ay, sige, salamat po, Sir Manny. Ayos lang. Ang bigat kaya nung mga divider at cabinet na binuhat natin. Pa,
Heto na po yung diyang siopaw sa baon natin, oh. Hindi. Kumpirmado. Multo nga. Ayan. Aaron, eto siopaw. Pang merienda mo rin. Aaron, may problema ka ba? Sir Jupiter, napako ang tingin ko sa isang babaeng nakaitim na nasa likod ni Grace. May kahabaan ang buhok nito na bahagyang nakatakip sa mukha. Nakasuot ng itim na blusa at itim na palda. Nakayuko ngunit hindi sumasayad ang mga paa sa sahig. Ha? Wala po. Wala pong problema, sir. Medyo nablangko lang ako. Siguro dahil sa init ang panahon. Naku, ikukuha kita ng tubig, ha? Wag na po, sir. Ayos na po ako. Tsaka salamat na rin po sa siopaw. Alis na rin po ako. Baka hinanap na po ako sa amin. Sigurado ka, ha? Baka mamaya niyan, bigla ka na lang mahilo at himatayin sa daan. Hindi naman po. Sige na, sir. Sibat na ako. Pinipigilan ko lang po ang sariling tumakbo noon kasi baka magtaka ang mag-anak sa kilos ko. Pero talagang nilukob na ako ng hilakbot. Alam ko kasing hindi pangkaraniwang multo ang nakasunod sa dalagang anak ni Sir Manny. Nakaitim kasi, tapos ay napakabigat ng presensya nito. Katulad na katulad sa nararamdaman ko kapag may nakikita akong multo na puno ng galit at lungkot. Lumipas ang mga araw, madalas po talaga ako roon sa bilyara na nasa tapat ng bahay ng mga bagong lipat. Madalas rin akong pakiusapan ni Sir Manny at tumulong-tulong sa kanila kasi wala pa silang gaanong kakilala sa may amin. Sa mga pagkakataong yun, palagi ko pong nakikita ang babaeng nakaitim na nakabuntot kay Grace. Pansin ko rin mukhang palaging malungkot ang dalaga, yung bang laging nakabusangot, tapos lagi ring lutang. Hello po, Sir Manny. Uy, ikaw pala, Aaron. Anong atin? Ano, sir? Hindi naman saan nangingialam ako, pero maitatanong lang sana. Ano ba yun? Parang sobrang seryoso niya na. Bakit ho ba palaging malungkot si Grace? Nagtataka lang po kasi ako, sir. Ayos lang, Aaron. Ayos lang. Pero sa totoo lang, hindi rin namin alam ng mama niya eh. Pakiramdam nga namin, may itinatago siya sa amin na kung ano. Hindi naman kasi siya dating ganyan. Huwag niyo akong pakialaman! Wala kayong karapat na pigilan ako! Ha? Ano yun? Bukang sinumpong na naman yata. Napatakbo kaming dalawa ni Sir Manny papasok sa kanilang bahay. Dinatnan po namin si Grace na nagwawala. Sinusubukang tigilan ng kanyang mama pero sadyang napakalakas nito hanggang sa napagtanto ko kung ano ang nangyayari. Dali-dali akong lumabas para tawagin ang pastor ng simbahang nasa malapit lang sa amin. Agad naman kaming nakabalik at sinimulan niyang dasalan si Grace. Doon ko nakumpirmang sinasapian nga ng babaeng nakaitim ang dalaga. Makalipas ang halos isang oras, huminahon po si Grace. Kasabay noon,
lumabas sa kanyang katawan ang babaeng nakaitim. Napakatalim ng titig sa akin. Aaron, maraming salamat talaga. Natulungan mo na naman kami. Mabuti at nakatawag ka agad ng pastor. Kung hindi, baka napaano na ang anak ko. Wala ho yun, Sir Manny, pero konting payo doon po. Ano yun? Mag-ingat po kayo doon sa sumapi kay Grace. Hindi pa rin kasi siya umaalis. Nasa paligid niyo pa rin siya. Anong ibig mo sabihin? Sir, naaalala niyo yung kakarating niyo pa lang? Di ba, sabi ko may tatlong babae kayong kasama? Kasi akala ko kasama niyo yung isang babae na nakabuntot kay Grace. Seryoso ka? Opo, sir. Yan lang po ang may tutulong ko sa inyo. Aalis na ho ako. Mag-aalas 11 na po kasi ng gabi. Baka hinahanap na po ako. Matapos kong sabihin yun kay Sir Manny, umalis na rin ako agad sa bahay nila. Hindi ko na kasi kaya ang panginginig ng kalamnan ko gawa ng kilabot. Hindi mawala sa isip ko ang panlilisik ng mata ng babaeng nakaitim nang lumabas ito sa katawan ni Grace. Bumigat din bigla ang hangin sa loob ng bahay nang kausapin ko si Sir Manny. Kahit hindi ko na nakikita noon ang babae. Subalit pagkalabas ng gate nila, natigilan ako sa sumalubong sa akin. Naroroon ang babaeng nakaitim at inaabangan ako sa may bilyaran. Nagpalingalinga ako at lalong kinabahan nang walang makitang ibang tao. Pakialambero! Anong kailangan mo sa akin? Anong kailangan mo sa pamilyang yon? Huwag kang magkikialam dahil wala kang alam. Wala kang alam kung anong kasalanan ng pamilyang yan sa akin. Wala! Kasalanan? Ano bang kasalanan nila sa'yo? Kapag nangialam ka pa ulit, ikaw ang isusunod ko. Hangal! Matapos niyang magsalita ay bigla na rin nawala ang babaeng nakaitim sa harap ko, Sir Jupiter. Lumihon ako sa bahay ni na Sir Manny. At nakitang naroroon na ang babae nakaitim sa bintana ng kwarto ni Grace. Nakadungaw ito at matalim pa rin nakatingin sa akin. Mabilis naman akong tumakbo pa uwi. Takang-taka nga po si na mama at papa kung bakit grabe ang pagpapawis at panginginig ko pagkapasok ng bahay. Kasing nangyari sa'yong bata ka, para kang hinabol ng maligno ah. Ma, yun nga po mismo nangyari. Aha? May nakaharap akong multo doon ka na, Sir Manny. Tapos pinagbantaan ako. Manny, yung bagong lipat ba? Opo, ma. Ay, kailan ba kasi mahihinto yung mga pagpaparamdam sa'yo ng mga multo, anak? Hindi ko alam, ma. Hindi ko alam. Ma, doon muna ako kay lolo sa probinsya. Sige na po. Pagbalik ko, pangako. Titino na po ako. Basta lalayo na po muna ako rito. Kung yan ang makakabuti para sa'yo. Sige. Umayag nga po ang mga magulang ko sa pakiusap ko, Sir Jupiter.
Agad nga po akong lumarga pagkalipas ng 2 araw. Simula po noon ay wala na akong balita kina Sir Manny. Ang huling nalaman ko lang ay umalis na sila habang nasa probinsya pa ako. Pero aaminin ko po, sinadya ko talagang hindi muna bumalik hanggat naroroon pa sila. Ang mahalaga lang sa akin, nasabi ko kay Sir Manny na nasa paligid lang nila ang sumasapi sa anak nila. Umaasa na lang akong sana nakahanap na sila ng paraan para mapatahimik ang ligaw na kaluluwa. Subalit kung kayo ang tatanungin, tama po ba ang ginawa ko? Wala rin naman kasi akong magagawa eh. Opo, may third eye ako. Pero hindi naman ako marunong magpalayas ng kaluluwa. Tsaka sa palagay niyo, ano kayang kasalanan ng mag-anak sa babaeng yun? Hihintayin ko po ang inyong mga kuro-kuro at baka matulungan niyong pumayapa ang isip ko. Maraming salamat po sa inyo at hanggang dito na lang. Aaron ng Valenzuela. At ngayon naman, narito na po ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Kilabot King, Cheche Hintiles, Church Howard, Colette Chanel, Hurem Shakib, Rizaline De Vida, RJ Works, Lea Hilera, at Maybe Lying to Me, Brick Banzon, at Claire Sauceso. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kay Robert John Ducusin at Dara Navi. Sabi ni Robert, sa sobrang adik ko sa mga kwento nyo, lumilipas ang maghapon ko sa trabaho na di ko nararamdaman ang pagod. Salamat po sa napakahusay na pag-narrate ng mga kwento. Mas nagiging intense lalo ang kwento. Sabi naman ni Dara, sobrang enjoy po talaga sa pakikinig lalo kapag nagpa-plansa ako or nagluluto. Hindi ko nararamdaman ang pagod ko dahil nakakawala ng pagod ang pakikinig dito sa ating paboritong channel, ang Kwentong Takip Silim. More stories to come po para madami pa kaming mapapakinggan. God bless us all. Sa mga hindi po nabanggit, huwag pong mag-alala. Sa susunod, kayo naman po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang mga pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.